So this is a 1-month-old Toyota Yaris Cross Hybrid. And dito sa video na to, gusto kong i-share kung ano yung natutunan ko during the first month of ownership experience ko plus yung maintenance na ginawa ko during my first 1K PMS or first 1-month PMS. Kasi whichever comes first yun. I-discuss ko later yun. Yung iba dito siguro ang sasabihin ko or karamihan dito, alam na ng mga owners kasi naranasan na nila to. Pero kung ikaw ay nagbabalak pa lang bumili ng Yaris Cross Hybrid, eh para sa iyo ang video na to. And kung siguro kung ikaw ay Yaris Cross Hybrid owner, you're in luck and best to stay tuned in the channel kasi dito sa channel na to, every maintenance or every little small details na makita ko, well, not that small, but every details na makita ko or Easter eggs, i-share ko on my succeeding videos. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interest of the Filipino consumer. As a start, siguro tingnan muna natin kung ilan na bang mileage ko. Yes, wala pang 1,000 kilometers, around 799 pa lang ngayon. So wala pang 800 kilometers to. Pero bakit na ako nagpa-first maintenance? Well, kasi sumusunod ako sa preventive maintenance and warranty booklet na binibigay ng Toyota. And big thanks din dun sa aking agent kasi siya ang nagpaalala sa akin na dapat first 1 month or 1,000 kilometers, whichever comes first. So sa ngayon, nung nagpa-maintenance ako, it's around 730 kilometers pa lang yung mileage ko. Pero dinala ko na siya agad sa Toyota na kasa para magpa-first KPMS. So bakit ko nga ba ginawa yun? Kasi remember, ito ay hybrid vehicle and sa totoo lang, medyo bago-bago pa ang hybrid vehicle dito sa Pilipinas. So yung warranty na ito, most likely, Toyota lang ang makapagbigay at makasagot nun. Ayoko kasing bigyan ng any excuses ang manufacturer, which is ang Toyota Philippines, para hindi i-honor yung kanilang warranty. So, kung anong sinabi nila sa kanilang maintenance booklet, which is 1,000 kilometers or 1 month, whichever comes first, sundin nilang natin yun para hindi ma-void ang warranty. After the what, ang next question is how much? So, ang suggestion ko pala, for every owner ng mga vehicles, bili kayo ng gandong binder para makita nyo at matabi nyo yung mga pinapagawa nyo sa mga sasakyan nyo. So dito ko tinatabi yung mga ORCR, yung lahat ng papeles na nakuha ko during my first purchase. And para makita nyo ang mga papeles nyo, ang mabilisan, hindi yung nagagilap pa kayo. So now for the how much, sabi kasi nila halos kapareho or baka mas mura pa nga ang long term ownership ng mga hybrid kumpara sa mga internal combustion engine. Pero on my first month, well, etong inabot ko. Around 3,505.88 Philippine Peso. Hindi ko ma-recall kung magkano exactly yung ginastos ko dati sa aking Vios and sa Innova. Pero I think somewhere around this price range yun. Pero that was around 2015 and 2016 respectively. Ang masabi ko lang dito, dahil ito ang binigay sa akin and wala naman ako nakitang kailangan ipatanggal, well, sinunod ko lang kung ano sinabi sa akin ng service advisor. Yung iba dito may nakita pa ako sa mga groups na may dinadagdag pang parang pang flashing or decarbonizer or something. Around 1.4 yun. Kaya naabot sila ng around 5,000. Pero sa akin, nakita ko kasi ganito yung pinapa-recommend lang. So, wala na akong pinatanggal. Which I think is very reasonable naman kasi 1,000 kilometer check-up, yung oil which is 4 liters, naging malaking issue tong dating 4 liters na to kasi yung iba 5 liters ang nakita nila sa kanilang resibo. Then the element
sub-assembly, oil filter, gasket, which is kasama naman itong pinapalitan usually pag nag-change oil ka. Then the miscellaneous PMS, I think ito yung mga gloves and other work-related materials na meron sila. So all in all, inabot ako ng 3,505 pesos. So this is just the first month, kaya I think and hope hindi ganun kalaki ang mga susunod na ano na gastusin come the 6th and 12th months nila. So bakit nga 6 and 12 months ang sinabi ko? Kasi according ulit sa booklet and according sa service advisor, kung fully synthetic ang gagamitin mo, every 10,000 kilometers or 6 months, whichever comes first na yung susunod mo na pa-change oil. And 6 months ang sinasabi ko kasi hindi naman ako nakaka 10,000 in 6 months. Hindi nga ako nakaka 10,000 a year. Ang estimated ko for my vehicles around 8,000 kilometers per year lang. Pero come June and December next year, babalik ulit ako para magpa-change ulit ng fully synthetic. And keep in mind, dahil ito ay hybrid, fully synthetic na ang mga nirecommend ng Toyota for their hybrid vehicles. Kaya best to follow them para hindi ma-void ang warranty. I think sa video na to, more or less, marami kong beses sasabihin ang warranty. Well, kasi yun nga, dahil bago ang hybrid sa Pilipinas, relatively new technology siya for our country, ayokong ma-void ang warranty nito, kaya as much as possible, inaanalagaan ko. So, paano nga ba natin alagaan to? Well, at least for the first month, hindi na ako naniniwala initially sa break-in period. Tinanong ko rin yung service advisor kung meron bang dapat akong gawin sa break-in. Pero, specifically, kinonsult ko ang manual, kaya sinunod ko na lang rin siya. So, sabi sa manual dito, breaking in your new Toyota, to extend the life of the vehicle, observe the following precautions is recommended. So for the first 300 kilometers or 186 miles, avoid sudden stops. For the first 1,000 kilometers or 621 miles, do not drive at extremely high speeds. Avoid sudden acceleration. Do not drive continuously in low gears. Do not drive at constant speed for extended periods. Sa totoo lang, medyo nakalito to basahin kung titingnan mo lang siya into words. Pero kung ako mag-interpret, ang sagot ko lang dito, takbong pogi ka lang dapat para hindi masira yung mga pesa mo sa makina, sa transmission, sa suspension, etc. So for the first 799 kilometers, sinunod ko lahat yung sinabi na yan, takbong pogi. Although natakbo ko na to sa highway, pero in-ensure ko na hindi ako tumatakbo ng ganong kabilis, hindi ko siya nirat-rat, kumbaga, para ma-ensure na makip ko yung sinasabi or masunod ko yung sinasabi ng Toyota Owner's Manual for this Yaris Cross Hybrid. Now, to discuss some of the things na natutunan ko during the first few months, well, yung iba rito first few days pa lang natutunan ko na, is yung how it unlocks. So ngayon, nilock ko siya. Try kong lumayo, okay lang yan. Pero dahil nakalock siya, habang lumalapit ako, mag-unlock siya ng kusa. Yun. And kung napansin nyo, bumukas din yung kanyang bintana. Sorry, yung kanyang side mirrors. And sa gabi, hindi masyado kita ngayon to kasi umaga. Sa gabi, malaking tulong yung paddle lamps para kung madilim yung parking mo. So yun, nag-unlock rin siya ng kusa kasi hindi ako lumapit at binuksan yung door handles. Malaking tulong yan para sa mga nawawalan tao siguro sa malls or parking. Pero medyo mahirap pang mawala itong sasakyan na to kasi wala pa siyang masyadong katulad kasi medyo bago pa nga siya relatively. Pero para mapagana yun pala, so, pwede rin mo rin pindutin to or soft touch lang para mag-unlock. Para mapagana mo yung pusang nag-unlock siya, ensure mo na nakalagay sa gitna itong knob or button na to. Pag nasa gitna ka siya, naka-automatic siya. Pagka naman ginawa mo siyang, nilagay mo siya dun sa gilid, which is papakita ko. So, let me just start the engine or
the vehicle. Ang kagandahan kasi nito, bukod sa meron siyang auto, kung gusto mo na itiklop yung kanyang side mirror, kailangan mo lang ilagay siya dito sa right side. Manual siya kumbaga. Kung ayaw mo naman, very usable yan pagka nasa tight parking spaces ka and medyo kabisado mo naman na yung dimension ng lapad ng sakyan mo, pwede mo na itiklop yung side mirror mo. At kung gusto mo naman siyang ibalik, ibubuksan. So, lipat mo na siya dito sa right. So, maliit na bagay, pero ito yung mga maliit siguro na bagay na detail and details, small details that matters to me kasi bukod sa binibigyan kanya ng smart and intelligent feature for the auto, meron ka pa rin manual mode para kung gusto mo na kontrolin automatically yung pag-tip-clop or pag-unfold ng iyong side mirror. And kapag in-stop ko yung engine or yung vehicle, once ilock ko siya ulit, dahil naka-auto siya, pusa siyang titiklop na. So, small detail pero it really matters for some people, especially me. These are the small details na na-appreciate ko talaga. For the next one natunan ko, well, punta tayo dito sa likod. Specifically, the power tailgate na may kick sensor. So, kung gusto mo siyang buksan, meron naman dito. Oops, kailangan pala i-unlock dahil tayo ay nakalock pa. So, pagka merong soft button dito na pwede mong pindutin to unlock. Then, kung gusto mo i-lock, meron naman buttons dito. So, this button pulls down, closes the power tailgate. This button locks it. So, usually ito lang ginagamit ko para matiklop siya. And for the kick sensor naman, yun yung isa siguro sa mga sobrang liit na bagay na parang sabi ko, hindi ko magamit ever. Pero several times nagamit ko na siya. So ang scenario, may dala akong mga grocery or mga pinamili. Wala akong, yung dalawang kamay ko, parehong may buhat. So tinry ko yung kick sensor like this. And ayaw niya sa ngayon. Medyo mahirap siya pagganahin at start. I think dapat kasi naka-unlock naman siya. Ah, hindi. Dapat naka-lock kasi. So, let's try to lock it again. So, ayan. Nag-folding mirrors. So, if I... Yun yung kick sensor. Medyo mahirap siyang pagganahin. Pero, nung the time na kailangan ko siya, gumana naman siya for the first time. I think nagmamatter din kung naka-chinelas ka or naka-sapatos. Pero, napalaking bagay na itong kick sensor na to pagka nasa malls ka, lalo na ngayon nung November, December kasi medyo marami rin kaming shopping na ginawa dahil ayaw naman namin maglakad ng may dala. Ako yung taga buhat papunta sa pabalik sa kotse yung mga binili. Sobrang laking tulong nung kick sensor na yan. So ulitin natin. So lock ko ulit. As I approach the vehicle ngayon, mag-unlock siya ng kusa. Ay, mag-unlock. So, pag naka-unlock na siya, dahil na-sense ka niya, try the kick sensor ulit. Ayaw na naman niya gumana. Mas madali ata talaga ito pagka nakasapatos. Pero yun, for small things like that, pagkakana ba siya dapat pag naka-lock? Try ko nga. No. So, pero for small things like that, as long as nasa sa'yo naman yung key fob sa bulsa mo or within your body, kahit nakalock to, mag-unlock siya ng kusa. And you can easily access the power tailgate on this button, using this button. While we are here at the back, siguro ang next na i-discuss ko na is yung very usable na second level ng trunk space niya. So medyo malaki na siya as it is pero napalaking tulong pa rin na meron kang ganito. So ano bang mga nilalagay ko rito? So nandito ang early warning device. Dito ko nilalagay ang owner's manual. Usually nasa glove compartment ko ito nilalagay pero na-realize ko dahil meron namang gantong space dito,
might as well dito ko na siya ilagay para hindi na siya kumakain ng valuable space dun sa glove compartment para hindi na rin nalalaspag yung owner's manual kasi hindi mo naman siya masyado binabasa, let's admit it, pero dahil nakaharang siya dun sa glove compartment, yung wear and tear niya, kakalikot mo na magamit sa loob dun, kakalagay, kakatanggal, naluma rin siya over time and best na ilagay siya into a plastic like this ziplock para matanggal din yung mga, para hindi siya pasukan ng mga, what you call that, mga alkabok or dumi. Then another thing na nilagay ko dito is syempre yung compress, yung tear inflator and of course my jump starter na ano, na battery jump starter just in case kailanganin ko siya. Not that I will be needing this siguro in the next few months or year, pero best na jump pa rin siya. Then for some items dito wala masyadong laman to, pero dito ko nilagay yung mga damit ko or extra clothes. So yun, malaking tulong itong second row na to para pwede mo dyan itabi yung mga hindi naman kailangan palaging ginagamit pero maganda na nasa akin pa rin. So mas malinis siya tingnan overall. Kung gusto ko nga sana, pwede ko pa ilagay itong what you call this, mga payong, pero tag-ulan kasi ngayon, might as well ilagay na yan dyan. Now that we're finished at the outside, tingnan naman natin kung ano yung napansin ko at natutunan ko on my first month, yung mga nandito sa loob. So let's start the engine kasi kailangan kong mapakita to sa inyo. So the real reason kung bakit Toyota Yaris Cross ang binili ko kasi I really wanted a hybrid system. So bakit? Kasi because of the fuel efficiency. And during my first few or last few days na gamit ko to, medyo napag-aralan ko na nag-average ako ng around 18 to 20 kilometers per liter in the city. This is the city. And ang nagawa kong best din dati during a late night drive in the city, naka-average ako ng 26 kilometers per liter. Yun ay nagawa ko rin nung kami ay nag-out of town sa Laguna. Well, it's a short, relatively short drive, around 90 kilometers lang ang Nuvali, Laguna from our place. Pero that's 5 passengers occupying the 5 seats. Naka-26 kilometers pa rin ako on the highway. Although, masabi ko lang doon sa highway na yan dahil ito ay bare months. I think that was around late November or early December. Naka-26 kilometers pa rin ako on very good fuel. So that's a very good fuel economy. And considering na meron akong 5 pasahero doon plus their overnight bags, 26 kilometers is really not bad. And I'm not really trying nung panahon na yan. Basta ang goal ko noon makarating sa Paroroonan safely. So hindi ko siya nairatrat pero hindi ako nag hypermiling din. Yet I still got 26 kilometers per liter. And yun nga, medyo traffic sa SLEX nung panahon na yun. So this is very phenomenal if you ask me. On my worst days, nakuha ko ng around 18 kilometers per liter. Pero ito yung talagang sobrang traffic sa Manila nung mga panahon na yun. Parang ang average speed ko lang dun is around 10 to 12 kilometers per liter. Yet nakuha pa rin ako ng around 18 kilometers per liter. And that's still me not trying. Hindi ako nag-eco mode, lagi lang ako naka-normal mode. Or although dahil nga ito ay break-in period pa, hindi rin ako nag-power mode dun. Pero even still, normal mode, not even trying, 5 passengers, 26 kilometers per liter. That's very amazing if you ask me. Sobrang saya ko na pag nakuha ko ng around mga 15 kilometers on a diesel Innova. Pero dito, not even trying, 26 kilometers per liter. Wala akong masabi talaga. Another thing na was a pleasant surprise nung nakuha ko ng sakin na to is the power seats. Dati sa totoo lang, well even naman ngayon, feeling ko wala akong masyadong pakialam kung naka power seats siya or not. Pero nung ginamit ko to, napansin ko, so pwede ko tong gamitin to adjust the seats. Pero ang hindi ko napansin, ang hindi ko alam nung panahon na yun before I got this, pwede pa rin pala ma-adjust itong seat adjustment na to, itong seat height na to, this one and this one, using this lever. So kung napansin nyo, parang
8-way adjustable pala siya. Unlike yung nasanay tayo na parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think this is 8-way, kaya napakalaking bagay na itong power seats na to. Although, I really don't care. Parang kung merong isang bagay na mawala, ito yung isa mga, well, pangalawang bagay na tatanggalin ko to keep the cost down. Pero that is if the cost can be retained down. Then, siguro nagata kayo, kung ano ba yung first thing na papatanggal ko rito if given a choice, para po ba ang presyo? Well, yun ay ang kanyang panoramic glass roof. I call this glass roof kasi hindi ko siya matawag na sunroof or moonroof kasi hindi naman ito nang bubuksan. Sa totoo lang, it's a nice touch. It's a nice premium touch. Pero, well, natutunan ko nung nagdadrive naman kami papuntang Nueva Ecija. Glass is glass. Glass gets hot. Although meron siyang cover and meron tong tint, nano-ceramic tint, mind you, naramdaman ko pa rin yung init niya. Hindi pa rin ganun kaganda yung insulation feeling ko. Unlike kung ganito yung paddings niya, yung kanyang insulation. So, glass is glass. Glass absorbs heat kahit lagyan mo ng ceramic tint yan. And more importantly, wag naman sana dumating yung panahon na yan, glass will break kung magkakaroon ng aksidente galing sa taas. Pero, it's a nice touch. Pero, if you ask me kung meron ako isang bagay or dalawang bagay na papatanggal, this is the first one para mababa yung cost. And the second one is yung kanyang power seats. Now, for the second to the last item na gusto kong i-share sa inyo is yung kanyang ICE engine. So, right now, I have 3 batteries and nag-charge yung makina ng battery. So, saglit lang siya kasi ako ay naka-idle. Pero, more or less, parang nag-charge siya pagka nakikita niya na ano, medyo mababa na sa third line ng yung battery niya. Kaya, more often than not, 4 lines ang minimaintain niya. Tapos from there, magkakaroon ka na ng ano, ng battery ulit to drive quietly. But the moment it turns on, sa totoo lang, medyo nakaka-bother siya for starters. Pero siguro for the first few days, parang nailang ako pagka tumutunog siya and it's really annoying. Parang antahitahimik, bilang pag nag-on yung makina, iingay siya. So ramdam mo yun lalo pagka na city driving ka. Yung vibrations, dahil wala kang nararamdaman initially, maramdaman mo siya. On the highway, that's okay kasi naintindihan ko na parang iba pa rin yung feeling kasi na pag umaapa ka sa accelerator, sa selinyador, maramdaman mo yung makina na tumutulong dun sa electric motor. Pero still, it's something that buyers needs to get used to siguro in the long run kasi remember, this is a full hybrid, yes. It still has an ICE motor to charge the battery niya. Pero yung moment na sobrang tahimik pag nag-on yung makina, medyo nakabother talaga. You still need to get used to that talaga. Not that it is a deal breaker, yung NVH nito can be better definitely, similar to the Corolla Cross or the RAV4. Pero for its price point and the platform it is using, it's TNGA, not TNGA of Toyota. Still okay, not a deal breaker at all. Now for the last but definitely not the most annoying thing is yung kanyang sensors or na part ng kanyang TSS or Toyota Safety Sense. So meron siyang parking sensors all around and syempre yung handy dandy na kanyang 360 degree camera. Pero on city driving, pag maraming sumisingit sa'yo ng mga motor or lumalapit ng mga pedestrians, ang isang napansin ko, sobrang sensitive nung kanya mga sensor. So, tingnan natin, I will pull out on the parking area and lalapit lang ako ng konti sa gilid. You will hear that annoying sound pagka nag-drive ka on the cities of Manila. Balik ko na nga, medyo maingay siya.
Ang kaganaan naman nito kasi, one, it alerts you na merong lumalapit sa'yo. Although nakairita lang talaga. At ang pinaka-nakairita rito, pag natambayan nila yung parking sensor mo sa harap, tunog siya ng tutog. Hindi titigil hanggat hindi umaalis yung motor na yan or tao na yan. Pero, para mapatigil mo siya, you can always disable it naman using this button. So, hindi siya naka-green ngayon. That means naka-disable siya. Pero ngayon naka-green. So, naka-enable yun. So, for stop and go traffic na tinambayan ka ng motor sa harap mo, nandyan yun. Pwede mo i-off yun. So, pwede mo naman siya i-off or digitan mo yung nasa harapan mo para hindi ka talaga masingitan ng mga motor. Pero ako ay maintain a safe distance kasi para pwede siyang pasukan ng mga tao. Kaso sobrang laki kasi nun minsan kahit mga motor napapasukan siya. So, nakaanoy siya. Pero still, that's part of the safety system ng Toyota. It's both a good and bad thing. Pero for me, it's something you need to live with. And importante na alam mo paano siya tina-turn off using this button. Okay, bonus round. Nalimutan ko itong sabihin. Pero dahil ito ay merong automatic headlights, meron siyang adjustable din. So dito, mapansin nyo. So let me try to close ulit yung ilaw. So i-on ko siya. So nandun yung level ng ilaw na yan. Pero natuwa kasi ako dito sa adjustable na to. So kung habang binababa ko siya, I'm not sure if you can see it properly. Pero buwaba din yung level or yung angle ng kanyang headlight. So, okay to. Depende sa height siguro ng driver para makita niya yung ilaw. Pero ako, dahil medyo I'm on the higher side, 5.9, 5.9 and a half, minimintin ko siya sa 0. I think 0 degrees yun. Aga ganun. Pagka binababaan mo siya into 1, 2, 3, 4, 5, buwababa yung kanyang angle. So, that's a small thing na customizable on these automatic headlights na di ko siya masyado ginagalaw, ay maintain it at 0. Pero depending siguro sa driver, kung mas matakad sa akin, baka mas gusto niya ng mas mababa yung angle ng ilaw. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsabing keep calm, drive safe, and stay awesome.